Hi, good evening mga kalalab ko. Ayan, katatapos ko lang magsimba. Ayan, every Sunday, ayan, nagsisimba ako kasi nagpapasalamat sa blessing na dumarating, mga problema na talagang nabibigyan ng magandang solusyon, no? Kaya, ayan, dati iniisip ko bakit kailangan magpasalamat ko kapag may dumating na problema. So ngayon ko lang naiintindihan na hindi lang pala dapat magpasalamat dahil may blessing na dumating sa iyo. Ipagpasalamat mo rin na yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo dahil ito yung magpapatatag sa iyo, magpapabago sa iyo at magpapalakas sa iyo, lalong-lalo na dito tayo sa ibang bansa, malayo sa pamilya natin. Ayan, kaya na maging matatag tayo. Pray lang tayo para maging maayos ang buhay natin. Ayan, makatulong sa pamilya natin. Ayan, di ba? Ayan. At, no, ang sarap pala sa pakiramdam na yung nararamdaman mo, ayan, iyak na. Nararamdaman mo na talagang mahal ka ni Papa Lord, hindi ka pa nababayaan. Kasi nung bago lang ako dito sa Kuwait, nung pabalik-balik ako sa agency, sabi ko, siguro hindi ako mahal ni Papa Lord kasi bakit ganon? Trabaho lang naman din yung ipinunta ko dito. Wala namang iba. Gusto kong maginhawa ang buhay ng pamilya ko, ng mga anak ko, especially mga anak ko. Pero bakit ganito? Parang hindi maganda yung nagiging buhay ko dito, yung napabalik-balik nga ako sa agency, ganun. Yun pala yun. Totoo nga talaga na the more na maraming pagsubok ang dumarating sa buhay mo, talagang more blessing din ang darating sa'yo. Kaya nagpapasalamat ako dahil ngayon nga, sobrang blessing yung dumarating sa buhay namin, ng anak ko, lalong-lalo na sa anak ko. Natutuwa ako dahil talagang bago pa lang siya sa business na sinamahan namin, pero talagang blessed na blessed talaga siya dahil ngayon nagkaroon na siya ng leader sa Hong Kong. At nadadagdagan pa lalo. Kaya nga, sabi nga niya sa akin, Ma, pag-uwi mo, hindi ka na babalik dyan sa Kuwait. Dito na tayo, magsasama na tayo. Yung bang nakaka-touch na marinig mo yun sa anak mo, di ba? Dahil Ang tagal ko na nga rin dito sa Kuwait. Ano ba yan? Iyak ko ng iyak. Pasensya na kasi ano lang. Masaya lang talaga ako dahil nga. Ayan. Oh. So, pasensya na kasi talagang ganun lang. Mababaw lang kasi yung luha ko. Ganun lang. Kahit nga napapanood ko lang sa FB na yung magulang kinakawan, ay naku, umiiyak na talaga. Kaya siguro maganda ko sa ano, pag yung bang kumuha ng extra isang pelikula, dapat ako sa drama, no? Kasi madaling umiyak. O, diba? Ayan, yan lang masasabi ko mga kalalab ko. Ano lang, yung talagang ano lang tayo, pray lang, lalo dito sa ibang bansa. Huwag natin masyadong dibdibi ng mga problema na dumarating sa buhay natin. Bagkus bigyan natin ng solusyon para matapos agad, no? Ganun yun.
O, di ba? Ayan yung ano, ayan yung naranasan ko dito sa Kuwait. O, di ba? Yan, ano lang, laban lang. At saka alam nyo pala mga kalalab ko, nagpasalamat din ako kasi Diyos ko, siguro yung ubo ko umabot na talaga ng ano, 3 buwan. Grabe. Grabe talaga yung ubo ko. Diyos Mari Joseph, nakapunta na ako ng ospital. Magkano pa yung ginastos ko. Tapos wala pa rin. Bumili pa na ang pharmacy. Dati kasi pag pumunta ng ospital sa amin, ano yan eh. Bale, yung stab lang siya, 2KD lang. Ala, ngayon may bayad na rin yung gamot. Umabot na ng 7KD. Tapos bumili pa rin ako ng gamot sa ano, sa pharmacy. Ako, hindi pa rin na ano, gumalik. Tapos yung pala, makakagaling lang sa akin yung maligamgam na tubig. Tapos yung ano, yung lalagyan siya ng ano, ng asin, imumumog mo sa umaga. Yung wala ka pang kinain. Yun lang ang ginawa ko, 2 days lang ginawa ko. Diyos ko, nawala yung ubo ko. Sabi ko, ay Diyos ko, kung alam ko lang na ganito lang, hindi na ako gumastos. Kaya dun sa mga kalalab ko, lalo na dito sa ano, Kuwait, no? Ayan, kasi nga, diba, change weather na naman tayo. Yan, ganun lang gawin nyo. Kasi, ano, para hindi na lumala yung ubo nyo, try nyo din, diba? Kasi ako talaga na-try ko din. 2 days lang talaga nawala na, hindi na ako inuubo. Alam nyo ba, mga kalalab ko, pag inuubo ako, Diyos ko, sumasabay na. Naiihi talaga ako, kaya Diyos ko, nakakailang palit ako ng nagpa-panty liner ako. Kasi pag hindi, maya-maya palit ako ng panty. O, diba? Ayan. Ngayon, maya na, hindi na masyado malamig dito sa Kuwait. Okay na yung ano, okay na yung weather. Ayan, magpapalit na, magsa-summer na. Kaya ingat-ingat kayo mga kalalab ko. Dahil ano, mahirap magkasakit, no? Laban lang. At pray lang. Pasasaan ba at makakamit din natin yung ano, yung swerte natin sa buhay, dahil naniniwala ako na bawat isa sa atin may nakalaan na swerte na ibibigay si Papa Lord. Yan, kaya ganun lang, pray lang, wag lang natin kalimutan mag-pray, no? Para matuwa sa atin si Papa Lord, no? Kasi yung nakalimutan natin siya dahil sa ano, nakakalimutan na natin siya dahil nga sa ano, sa busy natin, no? Nakalimutan na natin siya, kaya kailangan ano, mag-pray lang tayo, yan, para sa pamilya natin. Yan. Yan lang mga kalalab ko. Ingat-ingat lang at laban lang, no? Ayan, maraming salamat. Love you much. Mwah.